So this is the continuation of the lesson in information sheet number 4. This one is about family budget, and later on we will learn about personal budget. So sa family budget, kailangan natin alamin kung ano-ano ba yung mga pangangailangan ng mga bawat membro ng pamilya. Then we will allocate money for each item para ma-fulfill yung mga pangangailangan ng family members. Doon sa previous lesson natin, natutunan na natin kung ano-ano ba yung mga needs and wants. So, ang priority natin is yung mga needs. Yun muna yung dapat nating tutukan. Okay? At sa pagbabudget, kailangan din alamin ano ba or magkano ba yung income ng family. Then, once malaman na natin yun, ma-determine na natin yun, pwede na tayong gumawa ng spending plan. Okay? So, dapat, kung pinag-aralan nating mabuti yung mga pangangailangan ng bawat pamilya at kung magkano yung income ng family, madedetermine natin yung expenses and income, yung expenditure natin and income. So, nakalagay dito, kapag ang expenditure mo ay mas malaki dun sa income mo, ang magiging resulta ay magkakaroon ka ng mga borrowings o yung mga utang. Kasi kailangan mong manghiram ng pera para matustusan mo yung expenditures mo dahil nga kulang yung income mo. Pero kapag naman ang expenditure mo ay mas less dun sa income mo, yan, meron kang savings. Makakapag-save ka. So, yung kasabihan na live within your means, dapat yun talaga yung pinapractice natin, na halimbawa, ito lang yung income na nakukuha natin, dapat, as much as possible, mas less dun yung ginagastos natin. Pero, minsan, hindi nangyayari yung ganun. Kasi, depende nga sa sitwasyon. Halimbawa, talagang maliit yung kita ng nanay at tatay, pero kailangan magbayad ng mga bills. Halimbawa, yung mga upa sa bahay, yung mga kuryente, tubig, diba? Yan yung mga utilities natin na kailangan talagang bayaran. Hindi maiwasan na magkaroon ng mga borrowings. Okay. So, ito yung mga steps kung paano gumawa ng spending plan. So, nabanggit nga natin kanina, alamin natin yung income, alamin natin yung mga available resources, at ano ba yung spending natin for that particular period. Pwedeng gawin yan weekly or yung iba ang ginagawa monthly. Tapos, ilista natin ano yung mga needs natin or yung bawat membro ng pamilya. Siyempre nga, dapat i-prioritize natin yung needs. So, ang needs, yung mga basic like food, shelter, and clothing, education. So, dapat yan ang inuuna natin. Magbigay tayo ng budget or funds for those needs. And dahil doon, pwede tayong magkaroon ng effective utilization of money and resources. So once na maging successful tayo dito sa pag-spend ng plan, maging balanced yung spending plan natin, magkakaroon tayo ng way para makapag-save ng pera. Ano yung mga factors? Number one, yung income ng family, kailangan alamin. At kung gaano ba yung size of family, kung gaano kalaki yung pamilya. Siyempre, mas malaking pamilya, mas malaking gastos. Yung age of family members, sino ba yung mga nag-aaral pa? So, ano pa yung mga dapat nilang expenses? Yan. At kung saan nakatira? So, meron kasing mga lugar na, halimbawa sa probinsya, medyo mas mura daw ang mga bilihin doon compared sa mga nakatira sa metro. Halimbawa, itong Metro Manila, yung mga Metro Cebu, yan. So, depende sa lugar. Okay. Skills. So, yung mga skills, halimbawa, yung mga family members natin, no, meron silang skill. Hindi na natin kailangan tumawag pa ng mga additional services para halimbawa i-repair yung mga sira nating electric fan, sira nating mga kagamitan sa bahay, so makakatupin tayo on that way. Then, kailangan natin as much as possible makapag-save
for emergency or future needs. Okay, so paulit-ulit na ine-emphasize talaga dito na dapat ang pinapriority natin ay yung mga needs natin. Ako personally, parang nakwento ko na to on the previous lesson na kapag nagbabudget ako, ang inuuna ko talaga is yung mga bills. Then, once nakapaglagay na ako ng amount for those bills, yung extra doon, kung may matira, doon ko pinaprovide or nagsisave ako ng portion doon, then the rest, pwede kong spend doon sa mga iba pa namin pwedeng gamitin. Okay. So, meron nga the way para, kumbaga, mas ma-expand pa natin yung ating income. Pwede tayong mag-earn more through, ano ba? Yan, find other sources of supplementary income. Kumbaga, yung mga side job. Or, magkaroon tayo ng mga part-time jobs. So, yan, makakatulong yan sa atin para madagdagan yung income natin. Or, yung isa is cut down expenditure. So, magtipid, diba? Halimbawa, mahilig tayo mag-extra rice. O, wala tayo mag-extra rice. Healthy na, makakatipid ka pa. Okay? Eh ngayon, ano naman tayo? Nasa bahay tayo, medyo wala tayong transportation allowance. Pero, binibigay naman natin ito sa internet allowance natin. So, yung mga impulsive buying, iwasan na natin yan. Lalo na kapag may mga sale, di ba? Yung Lazada and Shopee, iwasan natin yung app na yan. Huwag na natin i-download. Kasi every month na lang, merong sale. May 1-1, may 2-2, 3-3, di ba? Ginawa na nila lahat ng paraan para magkaroon ng sale. Okay. Ano ba yung characteristics ng isang magandang budget? Or maayos na budget? Accurate estimates of income? So, very important. Alamin kung magkano yung pwedeng gastusin. Accurate estimate of expenditure. Kung magkano yung dapat na i-allocate doon sa mga gastusin. Reasonably accurate allocation of money. So, kumbaga realistic tayo doon sa mga dapat nating ilagay na amount sa bawat item na sinasama natin sa ating budgeting. Flexible. So, flexible, pwede nating taasan or liitan, depende sa sitwasyon or depende dun sa resources or sa income na meron tayo. Personal budget. So, as students, dapat, or lalo na, nasa college na kayo, dapat matutunan nyo na kung paano mag-handle ng inyong finances. Okay. Pero since nasa new normal tayo at wala kayong allowance, so yung allowance nyo ay nakaalat for internet sa ngayon. Ganun ang sistema. Pero once bumalik na tayo sa new normal, pwede natin i-apply itong mga tips na to, ha, na binanggit dito. Okay, so make a list of the essentials on and how much is needed for those essentials. So maganda i-compute nyo yung monthly expenses nyo. Track ninyo. Yan. So, related sa number 2, track and analyze your spending. So, matututunan nyo yan, yung basic collecting and analyzing of data na may i-apply nyo sa inyong expenses. Halimbawa, daily, magkano ba yung ginagastos mo sa transportation, sa pagkain, at sa kung ano-ano pa, sa projects. Then, every week, i-track nyo yun, then i-compute nyo every month. At the end of the month, alamin ninyo kung magkano yung nagagastos ninyo. At alin ba dun yung mga pwede nyo nang tanggalin ng mga items. Na halimbawa, nag-milk tea. So yan, pwede bawasan yun, di ba? Pay bills on time. So, eto, dun sa mga nagdo-dorm. Okay, kung hindi naman kayo nagdo-dorm at sa bahay naman kayo na sa inyong tahanan naman kayo nag-i-stay, wala kayong babayaran na bills. So, depende yan. Pwede ang bills ay sa load, but on time. Pero usually nga, yung nag-gaganito yung mga naka-postpaid, yung talagang monthly may binabayaran. Pero more or less kayo, madalas prepaid. Meal prep your own baon. So, mas maganda magbaon. Healthy na. Nakatipid ka pa.
Okay, huwag mahihiyang magdala ng baon. Wala namang nakakahiya na nagdadala ng lunchbox. Number 5, bring a water bottle. So, magbaon ng tubig. Okay? So, yung tubig na babaon ninyo dapat good for the whole day para makatipid. Makatipid ka ng 15 to 25 pesos a day. Lalo na kung malakas kayo sa tubig, mas malaki pa dyan yung matitipid nyo. I-times 5 nyo yun, di ba? Next is, mind your dining out expenses. So, yung mga paglabas-labas with friends or with classmates para kumain ng mga merienda. Iwasan na natin yan. Then, get a side hustle. So, yung side hustle dyan, yung mga part-time jobs. Okay. Pero ito, dapat, kumbaga, i-assess nyo muna kung kaya nyo ba talagang mag-working student. Kung kaya ba ng time nyo, kaya ba ng katawan ninyo. Kasi nakakatulong din yung pagkakaroon ng work experience, di ba? Sabi niya dyan, having a work history or working history from your school days will look good to employers after college. Medyo maganda yung magiging dating niyan sa inyong resume. Kasi ang thinking ng mga employers is, itong taong ito nakapagtrabaho while studying, it only means na this person is very hardworking. And ano man yung reason kung bakit kayo nagtrabaho while studying, talagang malaki yung magiging impact niyan sa inyong working employment. Okay? So, pag-isipan nyo yan ng maigi. So, yan yung mga ways on how to budget our finances. So, on this video, dyan sa comment section, i-type nyo dyan kung ano ba yung mga pinagkakagastusan ninyo lately, especially on this new normal. Then, nakakapag-save ba kayo ng inyong money? Okay? So, that's all for this lesson. See you on the next video.